Sa ibang balita, mahigpit na binabantayan ng Health Authority ang pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng ubot-sipon ngayong amihan season. Naka-alerto si Claire Lacanilaw. Ngayong nararanasan ng malamig na panahon, madalas umanong tamaan ng ubo at sipon ang dalawang anak ni Roslyn Buado mula Barangay Ambonaw, Calasau, Pangasinan. Agad pinapainom ng gamot ang mga anak upang hindi lumala ang sakit. Inuubot sila tsaka sinisipon. May sinat-sinat na rin sila pag ano. Halos kagagaling nga lang nila. Kagagaling lang din namin dito. Pansin po namin na parang dumadami po yung cases natin ng respiratory tract infection. So ang in-expect nating symptoms dyan is ubo, sipon, tas minsan nilalagnat. Ano po? Wala naman tayong masyadong dapat ikabahala kasi usual ng mga na-observe namin sa patients is more on viral infection siya. Ngayong amihan season, mahigpit na binabantayan ng Health Authority ang pagdami ng bilang ng mga tinatamaan ng ubo at sipon. Hindi bababa sa 60 na pasyente ang nagpapakonsulta kada araw dahil sa ubo at sipon. Dahil sa pagdami ng bilang ng mga tinatamaan ng ubo at sipon, madali umanong maubusan ng gamot ang MHO. Sa ngayon, wala na po kaming carbocysteine, yung usual na ginagamit natin para sa ubo. Specifically yung drops, yung pang infants, ano po. Pero ang ginagawa namin, tinatakay namin i-compute sa weight nila para mabigay pa din natin yung gamot at specified dose. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.